Bokartob, or isang mapagpala at maulang umaga sa araw ng Linggo sa ating lahat. Maulang umaga kasi po umuulan na dito. Winter season na po ang bansang Israel. Dito po kasi sa Israel, naka-fix po ang season nila. 6 months summer, 6 months winter po. Sa ngayon, nasa winter season po kami. Malamig. Malamig ang simoy ng hangin. Kahit po sumisikat si Haring Araw, yung tindi po ng init niya, hindi po namin mararanasan sa loob ng 6 na buwan. Kapag summer naman po, hindi po namin nasisilayan si ulan. Ganito po ang winter dito sa Israel. Alam na po namin. Ayan, for today, I just want to share my testimony about tithing. What is tithing? Tithing is a test of our heart. Hindi ko nakakalimutan or nakakaligtaan magbigay ng aking ikapo sa natatanggap kong salary monthly. Dahil po, nasa puso ko na po ang utos ng Panginoon. Bago ko pa po i-budgetin ang mga dapat bayarin, ang mga dapat gastusin, binubukod ko na po kasi yung para kay Lord. Kung ilan lang po yung natira, yun lang po ang binabudget ko na. Sa tithing po, isa po ang pinangahawakan kong verse, Malachi 3:10 po. Ano sinasabi sa Malachi 3:10? Babasahin ko po ito. Bring 1/10 of your income into the storehouse so that there may be food in my house. Test me in this way, says the Lord of armies. See if I won't open the window of heaven for you and flood you with blessing. Ayan, ito po yung pangako ng Panginoon. Sinubok niya tayo na may kalakip na blessing. Kapag ginawa po natin yon, talaga naman pong tutuparin ng Panginoon dahil ang salita nga po ng Panginoon ay buhay at mabisa. Sa kanyang mga pagpapalang binibigay sa akin, hindi lang po naman ako ang nakikinabang, kundi pati ang family ko. Isa sa mga pagpapala na patuloy na pinagkakalob sa akin ng Panginoon is yung kalakasan. Siyempre sa case namin dito sa OFW. Mahirap po kami kapag magkasakit. Kaya bawal po kami magkasakit. Kapag magkasakit po kami, unang maapektuhan po, siyempre yung alaga namin. Sinong mag-aalaga sa kanila? Siyempre, sarili din po namin kasi walang mag-aalaga din sa amin kasi wala kaming pamilya dito. Talagang yun, kalakasan, mabuting kalusugan, isa sa mga pagpapala na natatanggap ko mula sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod ko sa kanyang utos, sa pamamagitan ng pagbibigay ng ikapo. Sa pagbibigay po ng ikapo, ina-acknowledge po natin na siya ang nagmamay-ari ng lahat. Ano mang natatanggap natin is galing sa kanya. Kaya dapat din natin ibalik yung para sa kanya. 10% hindi po yun malaki para sa kanya. Napakalit lang po yun. Pero yung binabalik naman po sa ng Diyos sa atin ay sobra-sobra. Kaya sabi din po sa kanyang pangako, kapag blessed siya, ibe-bless din natin siya. Ibe-bless din natin, ibe-bless tayo niya. At kapag hindi, course naman yung kapalit kapag hindi natin sinunod ang kanyang kautusan. Kaya mas maabuti pa po, sundin natin siya. At maraming marami pong salamat. Nawa, napagpala kayo sa aking testimony. Maraming maraming salamat. To God be the glory. And we miss you all. See you soon. Bye. God bless you all.